Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng 2019 and coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong anak mo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Welcome po sa ating lahat at lalong-lalo na sa mga dumadalo sa pamamagitan ng kanilang mga devices sa kanya-kanyang tahanan.
Welcome to our celebration of love and faith. Alam nyo sa linggong ito, maganda ang sinasabi at binubunyag ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng parabola ng trigo at ng damo. Pinapakita sa atin na tayong lahat ay mabubuting binhi mula sa kamay ng Diyos at kaya nating maging mabuti. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa pagdiriwang na ito, aminin natin sa Diyos ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat sa Kanyang harap. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pagpananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima
sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Ang kasaysayan ng ating kaligtasan ay tikip ng awa at walang kapantay na pagmamahal sa atin ng Diyos. Bilang pagkilala sa pagtiis at awa ng Diyos, marapat na maging mabuti tayo sa isa't isa. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga. At walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan. At maaari kang magpakita ng habag kanino man, sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan, sa iyong ganap na kapangyarihan, at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahagbagit, banayad magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag. Iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ikalawang pagbasa. Sa kabila ng ating mga kahinaan, patuloy pa rin kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ating gabay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na kasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa inyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinhagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik nang mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo, kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po bang mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaanan ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapayapaan po sa lahat. Peace to everyone. God bless you. God bless everyone. Especially those now listening to us or joining us in their own homes. Blessings to all of you. Speaking of blessings, pakinggan po ninyo ito. Ang mundo natin ngayon, kung saan tayo nakatira, now that we have this pandemic crisis, itong mundo natin is a strange mix of good and evil. Parang may halo-halo dito sa mundo. Masasama at mabuti. Matanong ko kayo, naniniwala po ba kayo dito? Tingnan nyo ang mga karanasan ngayong pandemic crisis.
Sa isang banda, nakakaranas tayo ng mataas na kabayanihan. Lalong-lalo na doon sa mga nagbukas ng tahanan, nagbigay ng mga pagkain sa kapitbahay, tumulong doon sa mga frontliners, at marami pang iba. Isang mataas na uri ng kabayanihan. Pero tayo rin ay nakakaranas ng mababang uri ng pagkatao o mababang uri ng pagpapakatao. Ito yung mga nasa pandemya na nga, ang mga ipinupukol pa ay masasama, ang mga sinasabi pa ay mga fake news. Ayan, ang mundo natin ay may halo-halo, merong mabuti at merong masama. Ang ibig sabihin, nakikita natin ang kabutihan sa pagiging bukas palad, at nakikita rin natin ang kasamaan at ang paghihirap. Ang ibig sabihin, kung i-connect natin sa Ebanghelyo, nariyan ang damo at nariyan din ang trigo. Iyan ang totoo. Ngayon, kahit na sa ating personal na buhay, tanggapin natin ang kakaibang halong ito. Di po ba meron ding kabutihan? May time din na may masama. Sabi nga, in the best of us, there is some evil. In the worst of us, there is some good. Kaya ito, binahagi ni Jesus sa Ebanghelyo tungkol sa parabola ng trigo at damo. Hinayaang lumaki ng sabay dahil sa katotohanan, they are indistinguishable when newly sprouting. Kapag tumutubo pa at lumalaki ito, hindi mo naman alam kung alin ang mabuti at alin ang damo. Kaya, nagdesisyon ang may-ari na hayaang silang lumaking sabay, lumagong sabay. At hindi tinanggap ng may-ari ang suggestion ng mga tenant farmer to uproot the weeds. Hindi siya pumayag na tanggalin kaagad yung mga masasamang damo. Yes, it is easier solution, but God has a better idea. Sa linggong ito, ibinunyag ni Jesus sa atin ang dalawang bagay tungkol sa Diyos. Ang una po, ibinunyag ni Jesus ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa tao. The compassionate God in our needs. Because God does not discriminate us or discriminate anyone or anyone in His heart. God placed no favorites among His children, mabuti man o masama. Dahil bilang amang Diyos, lahat ng Kanyang mga anak ay pantay sa Kanyang mga mata. He shows compassion to everyone, and that is our God. He is a compassionate God. Pangalawa po na ibinunyag ni Jesus tungkol sa Diyos ay ang katotohanan ng puso ng Diyos. Ang puso ng Diyos ay hindi mapanghusga. The heart of God is non-judgmental. He always gives second chances and remains open to the possibility of conversion and change in people. Laging matyaga ang Diyos, laging naghihintay, laging nagbibigay ng second chance sa atin. Mabuti man tayo o masama, dahil ang una sa Diyos, ibinibigay niya ang Kanyang pagmamahal. So probably you will ask me, Father, gumagana ba ito? I would like to ask you also, does it work? Opo, gumagana ito. Bakit?
Ang pruweba natin ay kung hindi ito gumagana, ay di saan tayo nagkaroon ng mga dakilang santo. Dahil minahal sila ng Diyos. Dahil ang mga dakilang santo ay binigyan ng ikalawang pagkakataon upang maunawaan na mas mainam bumalik sa yakap ng Diyos, sa yakap ng isang amang nagmamahal. Kaya meron tayong mga santo. At ang Diyos, amang nagmamahal, ay nagmamahal ng lubos, buhos, at ubos. Yan po ang ipinakita ni Jesus sa krus. Ibinigay ang kanyang buhay. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Ang Diyos ay laging nagsisimula sa pagmamahal o sa pag-ibig. The starting point of God is always love. Yung punishment, yung paghuhusga, yan ay nakareserba sa huli. At isang katotohanan po ngayon, tayo ay mga binhi sa kamay ng Diyos. Tayo ay mabubuting binhi na ipinunla ng mapagmahal at maawaing kamay ng Diyos. At dahil diyan, dahil tayo ay kanyang nanggaling sa kanya, maaari din tayong mag-alay ng pag-ibig sa kapwa. Maaari din tayong magkaroon ng pusong hindi mapaghusga. Brothers and sisters, habang tayo ay naririto pa sa lupa, patuloy po tayong magtanim ng kabutihan sa bawat isa. Bakit? Dahil ang mga bunga lamang nito ang maaari nating dalhin sa kabilang buhay. Wala nang iba. The fruits of our acts of goodness will be the one that will bring to God. And so, now, as we go through this journey in the pandemic crisis, hopefully we will arrive there in the safe world or safe reality, the new normal. But do not forget, as we continue this journey, bring out the goodness in us. Bring out the love of God. Bring out the non-judgmental heart of God. Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinanim ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso upang maging karapat-dapat tayong manatili sa kanyang piling. Buong pagtitiwala nating dasalin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga lider ng simbahan, magsilbi nawa silang tagapunla ng salita ng Diyos sa lao, sa bawat panahon. Manalangin tayo.
Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maging tapat nawa sila sa salita ng Diyos upang maitakwil ang kultura ng kamatayan at paghiganti at isulong ang pagpapatawad at damayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga pamilyang Kristiyano, maglaan nawa sila ng oras sa pagdarasal at pagbabahagi ng salita ng Diyos upang lalong maging matatag ang kanilang ugnayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at nagdurusa, makamit nawa nila ang kaliwan at dakilang pag-ibig ng Diyos sa kabila ng kanilang pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, masumpungan nawa nila ang kapanatagang walang hanggang kapiling ang Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Isugo mo ang iyong espiritu upang patatagin kami sa aming pakikipaglaban sa masama. Ikaw na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-uutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mo ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sa sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mong ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad sa pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang kapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa Diyos nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni William na aming Obispo ng Tanang Kaparian at lahat ng mga nananampalataya sa iyo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, sa tagubili ng mga kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Aming kami edya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Kahit yung mga nasa bahay, batiin natin ang bawat isa ng kapayapaang nagmumula kay Kristo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaangyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Antipona sa komunyon. Ngayon ay ginugunita, pooy mahabaging lupa, sumasambay sa sagana sa pagkain niyang handa, sa magsabing siya'y dakila. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang upang sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang atin pong Tagalog Mass dito sa CDM
ay magaganap lagi tuwing unang Sabado at ikatatlong Sabado ng buwan. Ito po ay upang mapagbigyan ang mga kababayan natin na hindi pa makapunta sa kanya-kanyang parokya. So makita-kita po tayo sa first Saturday, 6 o'clock p.m. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko kayo at tanggapin ang pagbabasbas ng Diyos. Pagpalainawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na natin ang banal na misa, patuloy tayong maging mabuti sa bawat kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitlugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan, sa senyal na ito maniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon.